Supplementary, example number 11. So, dati sa mga past examples natin, karamihan sa loads natin is concentrated loads tsaka uniform load. Dito naman, try natin mag-solve paano kunin ang moment, ang shear and moment equation ng varying load. So, ito yung example natin. Varying load sa na simply supported all throughout the span. Tapos, 20 kilonewton per meter yung load. So, paano ba natin i-solve ang ganitong problem? So, first, solve na natin ang mga reaction. So, reaction sa A. A, tsaka sa B. Ano lang, summation moment sa A, tsaka summation moment sa B. So, para mas madali, 1/2 20 kilonewton times 5 times 2/3, ito yung may experience ng B. So, sagot doon is 33.33 kilonewton. So, ulit naman, para naman sa A, 1/2 base times height, 1/2 20 times 5 times 1/3. Yun yung may experience niya. So, sagot natin is 16.67 kilonewton. Kung paano nangyari yon, ano lang yun guys ha? Kasi pag mas alam natin mas malaki yung loads dito sa B kumpara sa A. So, di ba may ano tayo na 1/3, 2/3 pag nagmo-moment. So, ibig sabihin nun, 2/3 ng part ng triangle mapupunta sa B, 1/3 ng part ng triangle mapupunta sa A. Yan ay pag all throughout yung ano natin, yung ang load natin. Pero pag hindi, magmamano-mano tayo. So, alam nyo na rin naman kung paano isolve yan. Kayo na mag-ano. So, ano na tayo? Punta na tayo sa shear and moment equation. Shear and moment. Equations. So, isang ano lang tayo guys maghahati. Dito lang tayo maghahati. Isang span lang. So, ito yung x natin. Remember, x is always from left. Papuntang right. So, segment lang tayo. Isang segment lang. Segment AB lang. Segment AB. So, ano muna tayo? Limit. X is lesser than or equal to 5. But x is greater than or equal to 0. Kasi 0 dito, 5 doon. So, proceed na tayo. Paano ba natin isosolve yan? Ang tanong, pag uniform load kasi, nakukuha kasi natin agad ito. Oh. Pag ito, for example, uniform load. Tapos 10 kilonewton. Alam natin na itong part na to, 10. Kahit saan ano pa yan, kahit dito mahatiin, 10, 10, 10. Alam natin 10 yon. Pero, pagdating sa uniform load, pag ganito, alam natin 20 ito, yung maximum point. Pero hindi natin alam, ito, hindi natin alam to, itong part na to, hindi natin alam kung ano ba to. Alam natin lesser than 20 yan, ito, hindi rin natin alam kasi nga varying. It varies. Pag x to, hindi natin alam to. Pag dito, hindi rin natin alam. Kasi nga, it varies. Iba naman siya pagdating sa uniform. Kasi alam natin uniform lang talaga. Alam natin ito, lesser than 20, lesser than 20, lesser than 20 to. Pero hindi natin alam yung exact na value. Kaya, ang gagawin natin, para makuha yon is magre-ratio and proportion tayo. Tawagin natin itong sa point na to, ito, is y.
tapos yung x natin. So, kukuha tayo, mag-ratio and proportion tayo. Para makuha natin agad yung ano natin. So, x ratio and proportion tayo. Tawagin natin y yung point dito, oh, dito yan. Kasi hindi natin alam yung exact niya na value. So, y over x, ito yan, y over x, kasi triangle rin yan, parang small triangle, i-ratio mo sa big triangle. So, y 20 is equal, y over x, ito yung x natin, is equal to 20 over 5. So, makukuha natin, y is equal to 4x. Makukuha natin yung y in terms of x. So, y is equal to 4x. So, after that, makukuha na natin, try na tayo sa shear equation. So, V, AB, is equal to, remember, hanggang dito lang yung cut natin. So, positive, negative 16, positive, positive, negative, positive 16.67, minus, kasi going down, minus, ano to? Diba, triangle pa rin yan. So, 1/2 times base is x. Base natin is x. Remember, ano lang tayo? Parang nag-summation lang tayo. Times x times y. 1/2 base times height. Base natin, x. Height natin, y. So, input lang natin, 1.67 minus 1/2 times x. Since may y tayo, input natin to sa y. So, times 4x. Formula sa VAB natin. VAB is 16 minus 67. 16.67 minus 2x squared. This is kilonewton. So, yun na yung natin. Ito na yung equation natin para sa as a shear. So, how about naman pagdating sa moment? So, moment AB. Remember, papuntang right tayo. Rotation ng 16.67 is clockwise. So, positive. 16.67 x. So, how about naman sa ito, yung part na to. So, minus, minus panong rotation ng triangle. Counterclockwise, so negative. So, negative 1/2 times x times x times y times, di ba pag nag-moment tayo, pag bigger, pag pupunta dito, yung sentro niya is 2/3 pa po sa mas mahaba, 1/3 naman pa sa maliit. So, 1/3 x. So, ito, napansin nyo to, ito rin yan, yung 2x squared. So, 1/2, so, ano na natin, napansin nyo, 1/2 x times y, ito, ito yan, yung negative 2x, ito times na lang natin sa 1/3 x. So, moment AB is equal to 16.67 x, tapos, 2x squared times 1/3 x, kasi ito yan, ito rin yan. So, naglagay lang tayo ng moment arm. So, ang ano natin is 2/3 x cube. So, yun na yung moment equation natin. Moment, tapos, ano natin, shear equation, moment equation. So, paano natin ipuprove kung tama yan? Based sa drawing natin. So, magdodraw tayo. Try natin magdraw. So, point, simula tayo ulit sa left side. May negative, may positive. Positive 16.67. So, going up yan. So, try nga natin dito. 16.67 minus 2 times 0 squared. Tama, 16.67. So, positive yan. So, after that, ano yung ano natin? So, kung 16.67, ito yung limit natin. X is lesser than or equal to 5. So, lagay natin 5. 16
0.67 minus 2 times 5 squared. So, ang lalabas is negative 33.33. So, ibig sabihin, sa point daw na ito, sa 0.5, dito yung 5 meters, may negative 33.33. Tapos dito naman, 16.67. Question, paano yung drawing ng... Kasi alam natin 1 degree to. Sunod sa 1 degree, 2 degrees. So, paano yung drawing ng ano natin? Ng curve, ng 2 degrees. So, ulit, kung yung kakalimutan to, ito yung ano natin. Diyan tayo nag-base, di ba? Sa yung dating example natin, sa example number 10. So, ito, pansinin nyo. Ito yan, oh. Ito yan. So, increasing yung ano natin, from 0 to 5 meters, increasing siya. Increasing. So, punta na tayo sa increasing agad. Pero, this is going down. So, it means that this is increasing negatively kasi going down. So, increasing negatively, ito yon. So, yung drawing ng ano natin is pa ganito. Yan. Hindi siya scaled. Pasensyahan nyo na. Pero ganyan yung drawing natin. Kasi oh, ito yung buong length. Increasing. Ah, from zero sa point na 0 sa 0.5. As of from 0 meters to 5 meters, naging 20. So, increasing negatively kasi going down. How about naman pag dating natin sa moment equation. So, punta lang tayo ulit. Drawing lang natin ulit. Ito yun. Pagkasensya na. So, ito. Ito yung moment equation natin. Insert lang natin. Paano ba natin i-draw? So, mayroon tayong... Diba, zero kasi yung dito natin, yung zero. Zero yan dyan, dito sa point na yan. Zero shear. So, paano natin malalaman yung distance nyan? So, malalaman natin yung distance nyan. Ito. Erase ko muna yung sa taas. Kasi alam na rin naman natin yan. Diba may formula tayo dito na... VAB 16.67 minus 2x squared. Remember, this is zero shear sa point na yan. Kasi, pagdating mo dito, yan yung drawing natin. Kasi so, mag-intersect siya sa zero na line. So, zero dyan. So, paano natin malalaman yung distance niyan? Madali lang. Diba, VAB is equal to 16.67 minus 2x squared. So, alam natin zero yung shear. So, kung zero yung shear dyan, ibig sabihin, yung VAB natin diyan is 0. Is equal to 16.67 minus 2x squared. So, pag ganyan yung ano natin, calculate lang natin, makukuha natin yung x. Ngayon, dyan, dalawa yung magiging x natin kasi x squared. So, input lang natin. So, ang x natin is 2.887 meters. Ito daw yan, oh. Ito yan, oh. Yan. Kasi alam natin nag-zero yung shear dito. Kasi pag drawing natin na ganyan, ganyan yung drawing natin. Naging ganun yan. So, input nyo lang yung zero dito sa formula natin. May formula tayo na shear. Zero daw to. Paano yung location niya? Yung location ng zero shear. So, ang location daw ng zero shear is 2.887 from the left support. So, input, alam na natin yung x. Ngayon, input natin dito. Ano yung value ng moment dito sa point na yan? Kasi kung iisa-isahin natin na ano, mas matatagalan tayo. So, input natin yung 2.887, input natin sa 16.67x minus 2
2/3 x cube. So, input lang natin. Ano yung magiging ano natin? So, 16.67 times 2.887 minus 2/3 ng 2.887 cube. Ano yung lalabas? Lalabas is 32.08 kilonewton meter. So sa point daw na ito, may 32.08 kilonewton meter. Gamit yung equation natin. So, try nga natin na ilagay ang 5, 16. Di ba, ano to? 16.67x minus 2x. Tingnan natin kung mag-zero. Input nyo yung 5. Kasi alam natin yung pinakadulo is 5. So, 5 is 0.01667. So, ano lang yan? Discrepancy lang yan. For example, gagamitan mo dito ng 16667. Mas liliit yan. Yan, parang naging 0. So, tama yung sagot natin na 0 dito. Ngayon, question. Paano yung drawing? Kasi alam natin, 2 degrees na to. 2 degrees rin to. Kasi 1 degree to. 2 degrees. Ngayon, question. Paano yung drawing ng ng curve? Alam natin dyan yung point, yung moment na yan. Ngayon, balik tayo ulit dito sa drawing na yan. So, magbibase tayo ulit dito. This, from 16.67 hanggang dito sa 0 na point na to, from 16.67 naging 0 dito. So, decreasing kasi from 16 naging 0. Decreasing positive side, decreasing positively. So, it means that ganito yung drawing natin. Decreasing positively. Yan o. From 16 to 0, nag-decrease. Kasi sa upper part siya, positive. Yan tama. So, from 2 degrees, naging 3 degrees na siya. So, after that, siyempre, ito na. Ito na yung kasunod. From 0 to negative 33.33. So, nag-increase. From 0, naging negative 33.33. So, nag-increase. Increasing, kasi nga negative, negatively. So, ganito yon. From 0, naging negative 33.33. So, increasing negatively. So, ito yan. Pagpasensya nyo na yung drawing. Mas maganda yan pag sa coupon nyo o sa ano nyo i-drawing. Isa pala guys. Yung compute natin 32.08 kilonewton meter, yan yung maximum value, yan yung maximum value ng moment natin. Diyan, kasi ganito yon. Pag sa kung saan yung zero shear, possible, or most of the time, doon makikita yung maximum value ng moment. Depende pa rin sa loadings nyo kung paano yung loadings. Pero sa ganito, kung saan yung, alam na pag-ano natin, na yan yung maximum value. Sa zero shear, doon makikita ang maximum value ng moment. So, try lang nga natin para maano na. Sige, try nga natin 2.5 kung ano yung value. Ito, 2.5. Ilagay natin. 2.5. So, 31.25. So, try nating 3 meters. 3 meters. Try nating 3 meters, ha? Lalabas, 32.001. So, pag medyo maano na siya, medyo malayo, lagay natin 4 meters. From the left to 24. So, ibig sabihin nun, ito talaga yung maximum natin. Sige, try nga natin 2.8 lang. 2.8 lang ah.
So 32.03 eh pag 2.887 32.08. So means that sa location ng ito yung location ng zero share natin eh 2.887. So it means that ito yung maximum talaga natin. So tama yung sinolve natin.